tumigil. Hindi siya nabing manalangin lang. Bagus ay huwag tumigil sa mananalangin. Kasi kung magkamisan, nananalangin na tayo eh. Kaya lang kung magkamisan, nangihina na tayo, nanglulupaypay na tayo, at kung magkamisan, ay tumitigil na tayo. In the book of Luke 18 verse 1 says, no, pray continually. Prevail in prayer. Because we do pray, but sometimes discouragement comes in us. At ano nangyayari? We stop praying. No? Tayo ay tumitigil na sa pananalangin. But Luke 18:1 says, prevail in prayer. Continue to pray. Amen? Why? Because God answers prayers. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The testimonies of our dear brethren shows, no, yung kanilang mga testimony, their testimonies show that truly God answers prayers. Amen? According to them, no, they deported, no, away from the Lord. Sila po ay napalayo sa Diyos. Nakikinig po ba tayo? At nung sila ay napalayo sa Diyos, dito lang lagi ang tingin sa magandang lalaki sa harapan na lalong gumagandang lalaki. At patuloy na gumagandang lalaki. Kala mo din mga katabi mo, hindi mo ba napapansin? Alam mo, this is a true story. Kagabi, kasama mo yung pinsan mong doktora sa father's side. Tinatanong ko siya, sabi ko sa kanya, upingin mo ko ng vitamin eh, sabi ko. Binanggit ko sa kanya yung vitamin. Sabi niya sa akin, Kuya, pang matanda yung vitamin na iniinom mo. Oo, ako. Pang matanda naman talaga yung vitamin na iniinom ko. Kuya, hindi yun ang bagay sa'yo. Hindi pa yun ang dapat mong iniinom na vitamin. Sabi ko sa kanya, 50 years old na ako. 50 anyos na ako. Napanganga siya. Kuya, 50 anyos ka na. Oo naman, kamo. At natawa niya. Sabi niya, hindi halata, kuya. Baby face ka. Amen? Alam pa ka natin si Lord. Yes. Many do not believe that I am 50 years old. They thought I'm just in the 30s. Baby face. You know why? It's because of Jesus. Amen? Turun natin si Jesus. It's because of Jesus. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah! No? Yun, no? Yun nga, sabi nga nila na sila ay naligaw na aliin sa Diyos. According to them, no? When they turned away from the Lord, no? They experienced different kind of vices. They were hooked in different kind of vices. Drinking, of course, liquor, wine, brandy, alcoholic drink, what I mean. Taking a cigarette, di ba? Smoking, no? Taking ecstasy, taking cocaine, taking marijuana, no? And I could say that those years were dark years in their lives. You know, at their very young age, no? Ilan taon ka na, Asher? How old are you, Asher? Magna 19 pa lang siya. You see, he will just turn 19, no? Batang-bata pa siya, but despite of his young age, he experienced, no? He was hooked into different kind of vices, no? Si J.I., 21 years old pa lang siya, no? Despite of his very young age, no? 21 years old, no? He was also hooked into different kind of vices. Nakikinig pa ba tayo? But, because of our consistent prayers, because of our prevailing prayers, because of our
continuous, prevailing, and persistent prayers, God answers our prayers. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya you have to write it down. Ilista mo yan. Ilagay mo sa notebook mo. Wala ka namang notebook, kapirasong papel lang yun. Pag-uwi mo ng bahay, tatapon mo na yan. Pag wala kang notebook, lapit ka sa akin, bibigyan kita. Hindi ako nagbibiro. Alam mo kung merong maligaya sa pagbabalik-loob ni Asher, ako yun. Kasi inaanak ko siya. At saka dito siya lumaki sa ministry. At kung merong maligaya sa pagbabalik-loob ni J.I., ako yun. Amen. Kasi anak ko siya. I am so happy that Asher returned to the Lord. Don't sleep. I'm happy that J.I. or Jan return to the Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya truly, God answers prayers. Don't stop praying. All your needs, all your problems, all your trials, no matter how big, no matter how great, keep on praying. Amen? Lift them up to God. Amen? Lift them all. Lift them all to God. Ipanalangin natin sa Panginoon. Gaano man kalaki ang mga problema, ang mga pagsubok, ang laban ng buhay, patuloy nating isama sa ating pananalangin. Amen? Amen. At kung pagka minsan nakikita mo parang walang sagot si Lord, no? E patuloy pa rin manalangin. Though many times, wala tayong nakikita ang sagot sa ating mga panalangin. Though many times, while we are praying, it seems that there's no changes. But keeps on praying because God works in a mysterious ways. Sapagat ang Diyos ay sumasagot sa isang bagay na masyadong mahimala. Amen? Itama mo ba nito? Masyadong mahimala. Kaya Luke 18 verse 1 says, prevail in prayer, be persistent in prayer, keep on praying, continuous praying, don't give up, no, keep on praying. Kaya mga nanay, mga kuya, mga ate, mga kapatid sa Panginoon, baka merong mga mahal ka sa buhay na naliligaw at nalilihisan ng landas. O merong mga mabibigat na mga problema at mga pagsubok laban ng buhay na dinataanan ka at ayaw mo nang manalangin. Gusto ko sabihin sa iyo, keep on praying. Amen? In the book of Colossians chapter 4 verse 2 says, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Colossians 4:2 says, devote yourselves to prayer or in prayer. Nakikinig pa ba kayo? Devote, pakisabi, devote. Colossians 4:2 says, devote yourselves in prayer. Not just to pray, but devote yourselves in prayer. Ibig sabihin nun, magbigay ka ng oras para sa pananalangin. Amen. Magtalaga ka ng oras para sa pananalangin. Huwag puro trabaho. Huwag puro negosyo. Huwag puro aral. Huwag puro rin pag-gym at pagpapalakin at pagpapaganda ng katawan at pagpapasexy. Huwag lang puro pagpaparibad. At huwag lang puro muling. Give time to pray. Amen? Devote yourselves in prayer. At ito ang kulang ng marami, yung manalangin. No? At patuloy na manalangin. May tao pa ba rito? Alam mo ba na ang panalangin is more powerful than dynamite? Prayer is more powerful than dynamite. If dynamite can explode, and can bring great damage
to a place. Eh, mas lalo na ang panadalangin. Amen po ba? Kung ang paanong dinamita ay nakakapagpasabog at nakakapagpasira ng matindi sa isang lugar, eh ang panalangin po ay sumisira ng gawa ng kadiliman. Amen. Prayer can destroy the walls and works of the devil. Prayer can destroy the works of the enemy. May tao pa ho ba rito? So keep on praying, praying. Alam mo, pwede ka namang manalangin kahit nagdadrive ka eh. You can pray while you are driving. But don't drive while you are having cell phone on your hand. But you can pray while you are driving. You can pray while you are cooking. You can pray while you are washing clothes. No? While you are working, you can pray. Pwede kang manalangin na nagtatrabaho ka, nagluluto ka, naglalaba ka. Hindi mo ba? Pwede. Hindi ka lang pwedeng manalangin na habang nanonood ka ng TV. Mahirap yun. Hindi ka makapag-concentrate. Pero mas maganda, magbigay ka ng oras na ikaw ay manalangin. Give time that you can commune with God. Yes. Commune with God. Find a place that you are alone with God. No disturbances. Walang mga sagabal. May tao pa ho ba rito? At manalangin tayo. Amen? Because truly, God answers prayers. Kaya, yan ang sisimulan ninyo. Saan ba yun? Nag-alang saglit. Yan ang sisimulan ninyo, J.I., natawagin ang mga kabataan at magsimulang manalangin. Amen? Amen. At naniniwala ako sa mga ganyang mga layunin, all out dyan si Sheila. Balikot. Kapatid ni Jemima, balikot. Pinsan ni Diane May Abraham. E tao pa ho ba rito? Alam mo, isang dahilan na medyo nabukas talaga si Jan at naliglig talaga siya, when I will die. Yes! Yes! You know, when I will die, Ariel de los Santos, the former leader of KOJF, the former organist of KOJF, the former drummer, and guitarist, instrumentalist of KOJF. When this young man, the former musician of KOJF, died in an accident, you know, it really, no, caught the attention of J.I. Yes. Talagang medyo naliglig si J.I. doon ah. Hindi na to biro-biro ah. Pambihira, buhay na pinag-uusapan nito. Yes! Kaya alam mo, yun ang bukang bibig niya eh. Yun ang bukang bibig niya eh. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, Jan, ingat, ingat. Yun ang lagi kong binibili sa kanya, ingat, ingat. At bukang bibig na niya sa bibig niya. Medyo delikado na ito ah. Kapag hindi ka pala magbibigay ng buhay sa Panginoon, pataya na ini ah. Talaga narinig ko talaga sa kanya. This is a true story. No. When our former instrumentalist died in a motor accident, no, it caught the attention of J.I. that he should serve the Lord now. Amen? For tomorrow may be late. Kailangan na niyang maglingkod na ngayon sa Panginoon dahil bukas ay maaaring huli na ang lahat. Kaya talagang ano eh, nagliglig talaga siya. No, my child, my son, J.I. Was shaken. Yes. And according to him, I must serve God now. Because tomorrow may be late. God must be the priority of our life.
You know, ang pag-aaral, ang pagkatrabaho, ang pagninegosyo, ang pag-aasawa at pag-aaroon ng kasintahan must be the next priority of our life. Getting married, no? To settle down, finding a spouse, or to settle down, no? Working, putting up business, these are all secondaries. The first priority of our life is to serve the Lord. Amen? Ang paglingkuran ng Panginoon. Kaya talaga nung namatay si Aying, lahat naman tayo na tulala dun eh. Si Joshua nga, pumapasok ng eskwelahan, tulala eh. Sabi niya, Papa, nasa eskwela ako, tulala ako ah. Sabi ko, huwag masyadong paapekto. Ganun talaga ang buhay at buhay eh. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kaya dapat una, ready tayo, di ba? Na sa langit tayo pupunta. Pangalawa, dapat pinaglilingkuran natin sa Lord. Amen po ba? Ito ang paborito. Palakpakan natin si Lord. So we must serve the Lord now. Amen? Amen. Ngayon na tayo maglingkod sa Diyos. Ngayon na tayo nagsisinasalanan. Ngayon na tayo magbalik loob sa Panginoon. In fact, my life also is a miracle. Because I used to be in vices too. Ako rin noon ay nabubuhay. I used to be living in a life of sin. I used to smoke, pero hindi nga lang ako Chinese smoker. I used to drink, pero hindi nga lang ako masyadong manginginom. Alam niyo kung bakit ako hindi masyadong manginginom doon? Kasi ang mga kamag-anak ko, Diaz Bacunawa, I came from Diaz Bacunawa clans. Mababait yan yung mga Diaz Bacunawa. Talaga kung meron mabait na tao sa mundo, ibabaw na ito, sila talaga mababait yan. Wala akong masasabi. Talagang naramdaman ko sa kanila ang pagmamahal, naramdaman ko sa kanila ang kalinga, naramdaman ko ang pag-aasikaso sa kanila, naramdaman ko talaga hindi ako ibang tao sa kanila. Tumitira ako sa kanila, hindi ako ibang tao. Pero ang problema ng mga kamag-anak ko, kapag nalalasing, iba na sila. Panay na ang English. Talagang pag nalalasing talaga, talagang ewan, hindi mo na maintindihan. Talagang nabuburuyok na talaga. Pag may dumaan na magbabalot, tatawagin niya yan. Kanyari, balot! Sasabihin na magbabalot, tatawagin niya yan. Taho! Taho! Aling arito! Eh, alam na nga niya, balot eh. Tatawagin niya, taho ang sabi niya. Misa naman, nasabihin niya, ikaw, bubuhat-buhat ka ng mabigat, tapos sisigaw-sigaw ka. Pagagalitan niya talaga yung magbabalot eh. Nahihilig pa ba tayo? Pero, kaya, nakatingin din naman yung sigarilyo, hindi nga alam kaya smoker, nakainin din ako ng alam, pero hindi nga alam matindi kasi natatakot din ako maburyo, may utak ko eh. Pero napakasugaron ko rin, yun, lahat yata ng uri ng sugal na naranasan ko. I used to smoke, I used to drink alcohol, I used to gamble. Ito yung mga dati kong pagkatao eh. But I thank God, because God changed my life. Amen? Palakpakan natin si Lord. Binago ng Diyos ang buhay ko. And it's a miracle. Amen? It's a miracle. So number two, God does not only answers prayers, but God can forgive all our sins. Write it down. God can forgive all of our sins. God, kasi laki man ng earth ang iyong kasalanan, kasi laki ng universe ang kanyang kapatawaran.
Kasi nilaki man ng barko ang iyong kasalanan. Kasi nilaki naman ng dagat ang kanyang kapatawaran. Amen? Ganito kabuti ang Diyos. You know, God is a forgiving God. No matter how great your sins are, God can forgive them all. And in fact, in the book of 2 Corinthians 5:17, Ashir, where are you? 2 Corinthians 5:17. Asa si Ashir? Meron ba na Ashir? Meron ba? Oh, meron yun, Ashir. Ayan. Narinig yung sinabi ni Ashir, di ba? Sabi niya, I used to smoke, to drink. I used to be a womanizer, according to Ashir. But Ashir says, I now give my whole life to the Lord. May tao pa mo ba rito? Dito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kung saan tingin ang kasi ng tingin eh. No? In the book of 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. Kung magkagayon, sino man na kay Kristo, ang bagong pagkatao ay dumarating. Pakisabi, bagong pagkatao. At ang lumang pagkatao ay nawawala na. Ano yung lumang pagkatao? Ugali, bisyo. Kaya nga, ang nais ng Panginoon ay hindi ang magkaroon ng relihiyon o magbago ng relihiyon o magpalit ng relihiyon. Ang nais ng Panginoon ay magbagong buhay. Yun ang nais ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay magpalit ng relihiyon, magbago ng relihiyon, magkaroon ng maraming relihiyon. Hindi yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ikaw ay magbagong buhay. Kaya nga sabi nila, bagong taon, bagong buhay. At hindi lamang dapat kung January tayo nagbabagong buhay. Dapat araw-araw sa buhay natin ay nararanasan natin ang pagbabago. Kaya meron yung kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Therefore, if anyone is in Christ, the new has come. The old is gone, the new is here. No. Therefore, if anyone is in Christ, God does not requires us to have a religion, to change our religion, or to have many religions, but God wants us to have life, bagong pagkatao. Naunawaan ba ninyo ako? Pakisabi, bagong pagkatao. Halika nga, Madera Abit, halika ito, maganda patotoo nito. Madera Abit, halika. Gandang patotoo nito. Praise God. Halika. Sige, Madera Abit, ikwento mo dito ka sa gitna. Sa maikling, kahit maharap, okay lang. Minsan lang naman ito eh. Ikwento mo noon, sino si, anong tunay mo pangalan? Albert. Albert. Sino si Albert noon bago ka na-born again? Sige, ikwento mo. Mahaba. Kahit mahaba. Ako po, siguro grade 6 pa lang ako eh. Nag-umpisa na akong nakatikim ng alak. Kasi ang... Grade 6 pa lang siya? Kasi ang nanay ko eh, nagtitinda na ng alak sa probinsya namin, yung Lambanog. Iyon. He was just 6 years old. He was already taking liquor. Bago yun po, pagkatapos ko ng high school, kahit kasing pumapasok. Yun. Parang time na bago mag-retreat eh, napakaway ako sa mga klase kong kumanan sa Arsina. Sige, tuloy mo. Tagalogin mo naman, mamaya natin English yan. Nahirapan din ako. No, sabihin na ba ito? Bago yun po, hanggang sa natapos ng high school, nag-Manila, natuto ng bisyo. Lahat siguro ng klaseng bisyo, hindi ko lang natin pa yung cocaine at saka yung drug. Pero, maski saan ako nagtatrabaho. Kasi pag sa bisyo ka, isang araw ka lang makakilala ng... Siyempre na tigman ako. Ano ang hindi mo na tigman? Cocaine, ano hindi mo na tigman? Yung cocaine at saka yung... Marijuana?
Ay, marihuana, ginagawa ko. Ay, hindi marihuana, nahukaroon. Shabu. Shabu, oh yeah. Yun. At hindi mo naranasan yung turok. Oo. Yung injection, pero marihuana, nasubukan mo. Ginagawa ko sigarilyo yung marihuana. Sigarilyo, marihuana, shabu. Sige, tuloy mo. Ana. Yun yung shabu, kailan ko na nakitigil, siguro 2004 lang. Yun, isipin mo ha, 2004 lang yan, natigil ang shabu. Ilang years kang nag-shabu? Ay, nag-upisa ako mag-shabu eh, simula 1986. 86? No, starting 1986, he was taking shabu. Kasi oh, ang bisyo, kapag ang lalaki may bisyo, sa araw mo lang makilala kasama mo sa trabaho, may bisyo rin yun. Yung araw na yun, magkakasundo na kayo kagad. Eh ako, marami akong napagtrabunan. May ginawa kami yung building dyan sa Ermin Garcia. Yung pinaka-opisina ng direktor na ginagawa namin niya, pagdating ng Tagali, nagsasyabu kami noon. Akala ng direktor, may ginagawa kami kahit pag-break time. Akala niya, nag-overtime kami kahit alas 12, pero hindi niya alam na tumitira kami na syabu sa pinaka-kwarto niya. Saan yun? Yung building mo dyan sa Ermin Garcia. Diyan ang trabaho mo noon? Ano, may sinamahan kasi ako na nagawa kang nagpintura kami ng building dyan. Ayun, nagpipintura kayo ng building tapos oh. Hindi alam ng boss ninyo hindi alam kayo mismo, na siya po. Hindi alam ng mismo ang director ng opisina na yun na akala niya nagpipintura lang kami na alas 12 ito sa kwarto niya pero hindi niya alam ng siya po. Sige mo, ha? Ano, kasi ang bisyo pag ano, yun, siguro paano na rin ng Diyos kaya naisipan ko na talagang itigil talaga, lahat ng bisyo. Gawa na. Yung sigarilyo, nagsisigarilyo ka? Oo, oh, nakakadalawang kahawa ko sa 24 oras eh. 24? Dalawang kaha? Oo, oh, kasi nung nagdadagat ako, pag nasa dagat, malamig. Kaya ang baon namin, tigagalawang kaha. Kailan ka nagsimulang ng sigarilyo? Ako, sabay. Nag-umpisa ako mag-inom, grade 6. No? Pati sigarilyo, huh? Sabay. 6 years old? Yeah. Grade 6 pala, I mean, oh, sorry. Grade 6 siya, at the age of 12, grade 6. Umpisa na yun, sigarilyo, inom, lahat. Okay. Sige, tuloy mo. Eh, kailan ka tumigil ng pag-iinom at saka paninigarilyo? Yun, inumpisa ko rin na itapos talaga noong 2004 na, tinapos mo ng lahat. Sige, tuloy mo. Gawa na, siguro, kinalabit na rin ako ng Diyos at saka marami na akong nararamdaman sa katawan eh. Ano, paano mo masabi kinalapit ka ng Lord? Ay kasi si Tunet, yung wife ko, pag sa gabi, kahit alas 12 ng gabi, umiiyak yun. Tinatanong ko, pag ginagawa mo, umiiyak. Sabi niya, wala, nananalangin lang ako, nagpipray ako. Pero hindi niya alam, parang ano na rin ako, hindi, pero hindi ko lang sinasabi sa kanya na kasi si Tunet, pag ako, kahit nagtatrabaho ko, binibigay ko lang kay Tunet yung pera, pero papawin ko rin yun para pambisyo. Pati pa masaya niya, nakukuha ko pa. Nag-iintalaga siya, pero binabawi niya sa pambisyo. Binabawi ko rin para pambisyo. Okay. Siguro, kalapit na rin ang Diyos, gawa ng parang sabi sa akin, hindi ka ba nakawa sa asawa mo, sa mga anak mo. Eh, ang mga anak ko, kahit pumapasok, yung iiwanan sa akin, hindi na pera, pag wala akong trabaho eh. Pinapagod na ko lang sa tindahan ng baon nila, yung iiwanan sa akin pera. Nilalaan ko sa barkada pag may dumating na barkada. Kasi sa bahay, pag may dumating na barkada, oh, sasabi sa akin, may isang dana ko rito. Kulang, sir, pag kulang. Saka ang simo sa akin nung araw, pag nalaglag yan, kahit madilim, kakapay ko yan, kahit maligabog, susubo ko yun. Uh-huh. Kaya may kasama naligabog. Uh-huh. Kaya ngayon, pinapangaral ko nga sa dalawa kanako na hanggat maaari, huwag kayong magbisi ng siyempre, lalaki, yung ano yung nalaglag sa tilip kahit may alagabok, hahanapin ko? Yung mga butil lang siya po. Butil lang siya po? Oo, pag nalaglag yan, kahit maalagabok yan, kakapayin ko yan para may subo lang. Yun, yung butil lang siya po. Butil lang siya po. Butil lang siya po, nalaglag, kahit madilip, kakapayin mo, at pag nakuha mo, kahit may alagabok, so isusubo. Oo, at saka ang lahat ng bahay na tinanan ko, pag tumarap yung barkada kong nagtutulak, hindi ko ginawang magtulak pero ang bahay kong tinitira, kung saan ako napalipat na bahay, sa Tasa Marinas, Cavite, Rosario Cavite, Makati, lahat ang bahay na tinira ko, pinupwesto ako ng bisyo na yan. Pero ang bahay na ganun talagang walang kwente. Ang bahay na pinupwesto ng bisyo, napaka walang kwente ang bahay. Napakabigat ng ano, ako na ano ko yun, pero siguro nga sa kung
Sidney, hindi na born baka siguro kawawa yung mga anak ko, baka tuloy-tuloy ako sa bisyo pa rin hanggang ngayon. Pero ako, nagpapasalamat po sa Diyos dahil ganun nga. Basta tuwing gabi, pagdating alas 12 ng ating gabi, umiyak yan si Tonet. Sabi ko, pag ginagawa mo, umiyak ha. Lagi lang ganun ang sagot niya, nagpipray lang ako. At isa pa, sinubukan ko rin na umalis si Tonet sa kingdom. Sabi ko, sige, mag-church ako, umalis na tayo sa kingdom, sa iba na lang tayo. Eh, bakit mo pinapaalis si Tonet sa kingdom? Eh, kasi... Sama-sama na yun, dahil matindi ngayon. Dito sa kingdom talaga, kung maramdamin ka, hindi ka natagal dito, pero maganda. At kapag naano mo, ako, nasanay na ako sa ganung ano, masakit na preaching. Kasi, it means tinatamaan kasi yung issue mo. Saka mas maganda, oo. Oh. Kasi pag yung issue ka, pag tinatamaan ka, mo ba na lang? Ayun. Kasi nasasaktan kasi siya, nasa issue siya. Totoo, pero... Gusto niyo lumipas sa church na hindi tinatamaan yung issue niya? Oo. Ayun, tuloy mo. Yun. At saka ako minsan matagal na rin gustong magpatotoo talaga kaso lang parang siguro sabi ko hindi ata ano baka hindi pa tayo karapat na pag magpatotoo sa harap okay. Kaya hindi ko ginagawa matagal na ako sa kingdom pero hindi ako nagpapatotoo talaga ayun hindi ako nagano pero ngayon masasabi mo ngayon pero kung may nagpapatotoo ng tungkol sa bisyo naisip ko talagang Walang kasing ano pagka nasa ang tao may bisyo eh. Ako, sabi ko sa inyo, ako nararamdaman ko sa ngayon. Kaya pagka nagagalit ako sa dalawang anak ko lalaki, minsan nasusundok ko eh. Kaya siguro medyo matigas din yung dalawang anak ko lalaki na tamad rin dumalo. Siguro baka iniisip nila eh, nanunundok ko eh. Kaya ngayon, hindi na, no? Isa ngayon, oh, pinipilit ko na bagay. Yan. Ganun lang, ano, ganun lang. Yung nasa bisyo ka ng ano, talagang hyper ka eh. Hindi, ganito. Kaya ka binato ng Lord, pinag-pray ka nito, Ned. Yung ako, ito. Ang gabi mo sa anak mo, ipag-pray mo rin. Oo. Diba? No? Hindi Jackie Chan ang solusyon. Ayun nga, o. Hindi prayer. Ayun nga, sabi ni Ned sa akin, ipag-pray mo. Kasi siguro eh, iba kasi ang lalaki sa babae eh. Ako, sinasabi ko sa mga tao na mas maganda ang tawag lang bisyo kaysa sa mabisyo eh. Kasi yung bisyo, pag-umpisa ka pa na mag-bisyo, payabangan lang yun eh. Ako, nag-umpisa ako ng mga bisyo niya, marijuana, shabu, alat. Ang pakiramdam mo pag may bisyo kang kanyan, mas magaling ka sa mga kapo mong nagbibisyo. Pag ang nagbibisyo, ang kapo mo alam mo may bisyo at siya hindi nakashabu, at ikaw nakashabu, mas magaling ka sa kanya. Yun ang mga nagbibisyo eh. Payabangan lang yan. Kaya nga sabi ko, yung mga, kahit yung mga kasama ko ng driver sa IG eh, nakikita ko, niyayaya ako na mag-shabu. Sabi ko, tinatawanan ko na lang sila. Kahit yung mga kapatid ko, pagdating sa inuman, salamat. Pinapainom ko sila, pag nag-inom sila sa bahay, pinagbibigyan ko sila kasi bisyo nila eh, pero hindi nila ako mayaya na dahil na sa ganun. Dahil alam ko na yung tama at mali. Isa pa, na alam ko nang mas masarap ang nasa Panginoon. Ako, sa totoo lang, natatakot akong yung sinasabi, natatakot ako mamatay. Nampiruan akong takot mamatay. Iniisip ko kung paano, natatakot ako kung ako'y mapunta ng impyerno. Hindi ako nakikita niyo, hindi ako nagpapasa ng Biblia, malimit, pero birang-bira ako magpasa ng Biblia, pero nampiruan. Iniisip ko kung halimbawa, pag namatay ako, iniisip ko na nakakatakot na mapunta ng impyerno. Yung dito pa lang, nasa lupa pa lang, pag matindi ang init, talaga mauuhaw ko sa init eh. Pero iba kaya yung mamatay ka na mapunta ka na impyerno. Naiisip ko yun, natatakot ako doon sa ganung ano, yung pag dumating ang kamatayan ng tao at mapunta ng impyerno. Yun ang number one na kinatatakotan ko talaga pag yung dumating na ganun. Pero ako yung nagpipray sa Panginoon na sana eh. Umabot pa yung buhay ko kahit marami na akong nararamdaman sa katawan. Sabi ko nga sa sarili ko, sana gusto ko pang makita ang pagkikabukod na sa magi kay sa anak ko kay Joy. Yun ang prayer ko, tumagal pa ang buhay ko, makita ko pa kung magkasawa anak ko, makita ko pa yung mga magiging kabukod sa kanila. Makita mo Joy, ayaw man niya magmadali, mag-aasawa ka, pero hindi pa ngayon, no? Hindi po, ako, kung mag-aasawa siya, pero... Hindi pa naman yung tulak na mag-asawa na siya. Hindi, kung gusto niya... Hindi gusto buhayin,
gusto mo pang ano? Bumaba yung buhay ko, labing mag-asawa. Ayun. Kasi ako, naiingit ako sa mga kasister. Hindi naman ako naiingit ako na parang na ako gumawa ng kasama. Kundi naiingit ako sa mga anak ng mga kasamahan namin ni Fred dito sa aking tabi. Ang mga anak yung masisipang mag-aral. Eh ako, yung dalawang lalaki ko, wala akong pag-asa eh. Keep on playing, prayer works. Pamasok yun sa top 10 overall. Bukang tatanuli pa nila ako sa pagiging matakaw sa bisyo eh. Yun lang po ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil muna sa lahat, nabago ako. At ngayon, nakikita ko kayo internet na talagang hindi na siya na maski makipag-arapan ako sa kahit kaninang tao mabibisyo. Alam niyang hindi na ako babalik sa ganung bisyo talaga. Alam, at yun din talaga ang isinupa ko na sabi ko na sa mga kasama ko driver, sabi ko, yung Cebu, kasi yung ibang driver sa FG, nakikita, harap-harapan, nakikita ko silang gumagamit doon sa garahe, niyayaya nila ko, sabi ko, yan ang malapo ko nang gawin. Lahat ng klase ng mission minalis ko, kahit kailan, hindi ko na ibabalik yan. Yan, mission killed mo sila. Ikaw ang gagamitin ng Lord para sila maligtas, mabago. O, yun nga po, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil totoo, kung wala ang Diyos, kung maski magbago ka, at sabi ko sa akin ng mga kasama kong nagsesebo, paano mo naitigil yan? Isa lang, sabi ko, pagka gusto mo itigil ang bisyo, iwasan mo ang mga barkada kong bibisyo. Hindi mo maiwasan ang bisyo pag hindi ko umiwas doon sa mga barkada kong bibisyo. Number one para matanggal mo ang bisyo mo, iwasan mo sila. Kung kailangan awayin mo sila, awayin mo sila. Ako, nung nagbisyo ako, lahat ng ano, iwasin mo sinamin, pinalit ko na ng sebo, sabi ko kahit ito, sira na. Pero yung pinutol ko lang ng wire yun, parang ipalit na nga lang ang 1,000 siya po. Lahat ng gamit sa bahay, sabi na sa akin ng barkada ko nung sima na barkada ko na nakatira ko sa Cavite Rosario eh. Sabi niya, pare, hindi bali mag-fishin na tayo ng ganito, huwag lang tayo matutong maglinis ng bahay. Ibig sabihin, pag sinabi niya sa'yo na huwag lang tayo matutong maglinis ng bahay, yung ibibenta mo lahat ng gamit mo sa bahay para may panggamit ka na siya po. Eh dumating ako sa puntong ganun, lahat ng gamit sa bahay na ibibenta ko, yung washing machine ko, nagagawa ko ng parang, sasabihin kayo dito, sira na eh. Pagdating na isang linggo, makikita dito dito, ginagamit ng kapitbahay. Ginagamit ng kapitbahay, eh, pinagawa na lang yan ako. Eh yun lang po, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na talagang totoong binago niya ang buhay ko. Salamat sa Panginoon. Amen! Lakpakan natin ang pag-i-Jesus na buhay. According to Him, at the age of 12, he was hooked in drugs, marijuana, shabu, taking cigarettes or smoking, taking wine, liquor. But according to him, God changed his life. Because of his wife. His wife that keeps on praying nightly. Napaka, kaya, nakikinig ba kayo? Pray, it works! Don't give up in praying. No. Si Sister Tonette, his wife, Sister Tonette, no, keeps on praying so that the Lord will change his life. And God answers the prayer of Sister Tonette. Amen? Amen. Sinasagot, sinagot ng Diyos sa kanyang manalangin. So write it down, God answers prayers. Don't give up in praying. And 2004, according to him, he gave up all his vices. He returned to the Lord, and now he is a new man in Christ. Amen? Bagong pagkatao na niya kay Kristo Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa sabuhan. Kapag talaga nasa bisyo ka, mauubos pera mo eh, no? Mapupunta lang yung bisyo, pera mo sa bisyo. Pangalawa, matututo ka pang magnakaw. All your money will be spent in vices, if you have vices. And you will learn how to steal. Matututo kang magnakaw. At yun ang naranasan ni Brother Abed. Brother Abed spent all his money in vices. Yes, despite he is a family man, but he spent all his money in vices. And not only that, no, he used to steal. No? He learned to steal just to support his vices. Kasi susuportahan mo yung bisyo mo eh. Ganun yun eh. Ako, totoo yun eh.
Alam mo, pag nagsusugal ako, natuto ko mandaya talaga eh. Para matalo ka lang sa sugal. Ngayon, pag natalo ako, eh natututo akong mangupit, magnakaw. Pati nga gamit namin, binibenta ko eh. Totoo yun. Para makapagsugal ulit. Yes. I used to be a gambler. And I learned to cheat just to win. No? Against my opponent in gambling. No? And not only that, I learned to steal. To gamble again. Para makapagsugal ulit. Kaya anong masasabi natin? Wala talagang pupuntahan talaga ang bisyong kasalanan eh, no? Wala talaga. Vices, sins and vices will only lead us to hell. Dadalhin lang tayo sa impyerno niyan. Pangalawa, sins and vices will lead us to destruction. Dadalhin lang tayo niyan sa kapahamakan. Kaya anong sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, all things are passed away, and behold, things are becoming new. Mahirap magbagong buhay. Pero pag gusto mo nang magbagong buhay, babaguhin ka ni Kristo, tutulungan ka ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Masahin natin. Kaya number 2, God is a forgiving God. God answers prayers, number 1, and number 2, God is a forgiving God. God forgive all our sins. In the book of Psalm 103, beginning verse 1 of the verse 4 says, Awit 103, beginning verse 1 of the verse 4 of the book, sabi ganoon, praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Lahat ng nasa akin, purihin mo ang Diyos. Ang kaloob-looban ko, purihin mo ang Diyos. Kaya alam mo, nung ako ay gitarista ng church, hindi ako nagigitara na. Tapos nakasombrero pa ako. Kahit sa...